Hi everyone, welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isang love reading, energy check-in, you and your person. So we will see what are the energies around you and your person. This is also a timeless reading, so anytime na mapanood nyo to, as long as maka-resonate kayo, this reading is for you. Okay, so tignan natin yung mga stronger signs for this reading. Aquarius, Sagittarius, ulit. Leo, Aquarius, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, can be any sign as long as makaka-resonate kayo. Okay, so let's see, ano ang recent past energy nito? Not so distant past. Ten of Pentacles, the Moon, the Seven of Cups. Okay. So, I feel like, yung iba sa inyo in the recent past, pakiramdam nyo, parang walang plano sa inyo yung inyong person. Kasi parang merong, I feel like merong ditong nagtatago ng mga bagay-bagay sa kanilang person. O yung person ninyo. Let's say, nalaman mo na yung person mo meron palang ari-arian, no, na hindi mo alam, na hindi niya sinishare sa'yo. Parang feeling mo na bakit ganun, wala siyang tiwala sa akin. Ba't hindi niya sinasabi? Mm-mm. So ngayon, there's some sort of confusion here na parang nagda-doubt ka sa totoong feelings ng person mo or intention niya sa'yo kasi parang feeling mo, hindi siya nakafocus sa future niyo. Parang nakafocus lang siya sa sarili niya. Okay? Now, let's see the current energy. Parang may revelation din kasi rito na yung iba sa inyo, hindi kayo priority ng person niyo. What is the current energy? Nine of Pentacles, Two of Swords, the Four of Wands. I see someone here na nagde-decide whether i-continue niya yung relationship with this person o hindi. Kasi pwedeng yung sinasabi ng person niya ay hindi in alignment sa ginagawa niya. Let's say for example, sabi niya, in a few years, magpapakasal tayo. Pero wala naman pala siyang ginagawang way para makapag-ipon para sa pagpapakasal niyo. Yung mga ganun. Current energy. Silence o non-action. Walang ginagawang action. Parang para sa kanya. Siguro more on attraction lang to, pero walang future pa. Okay? Possible that you've been wanting this relationship na maging mauwi sa kasalan, no? Kasi you're wishing, you're praying, but parang wala sa plano. Mm-mm. Parang wala sa plano na mag-settle down. Pwede kasing napag-uusapan pero nalilihis yung pag-uusap or hindi talaga nabibigyan ng sagot yung pinag-uusapan nyo. Kumbaga parang wala siyang clear, walang klarong plano. Okay, anong feelings ng person mo? Feelings ng person. Ten of Wands. Four of Swords. I feel like your person at this point, marami siyang pagod. Feeling ko marami siyang mga responsibilities. Pwedeng yung parents niya, family niya, or alam mo yun, yung iba, merong, pwedeng ito yung may sarili ng, may asawa na before, or may mga anak na, may mga sinusuportahan, or yung extended family niya, parents niya, na sinusuportahan pa niya, kaya ang focus niya ngayon, career, trabaho. Okay? And,
I feel like gusto niya na maintindihan mo yun. Ano yung feelings mo towards your person? Seven of Wands. Ay, okay. Feeling mo kasi wala na siya talagang attention towards you. Ito yung tipong marami siyang napangako sa'yo pero isa or dalawa lang out of 10 yung nagagawa, no, nasusunod. Parang feeling mo mag-isa ka lang. Kahit may karelasyon ka, feeling mo mag-isa ka lang. And for you, no, siguro na-realize mo rin na, parang wala akong future sa taong to. So, it seems na nag-iisip ka na ngayon paano makamove on, paano makamove forward. Kumbaga, ano, you are strategizing your future. Feelings ng person mo. Actually, mahal ka naman niya. Okay? Kaya lang, parang feeling niya, siguro may mga ano ka, yung, ang tawag na to? Meron ka mga expectations sa kanya na hindi pa niya kayang ibigay. Feelings mo. You're really realizing this relationship na parang may kulang. I think kung ikaw naman is willing ka na maghintay sa taong to, meron namang ano to, possible na meron naman tong kahihinatnan. Pero at this point talaga, kahit mahal ka niya, marami siyang responsibilidad. Oo, ang kailangan niya ngayon is someone na willing na sumuporta sa kanya sa mga gusto niyang i-pursue sa buhay. Hindi yung makakadagdag pa sa problema niya. Ano ba yun? Okay, let's see. Mutual feelings niyo. Ano yung pareho niyo nararamdaman? Ayun nga, pareho kayo siguro malakas yung inyong personality. At pareho kayo wanting na maintindihan. Gusto niyo maintindihan ka ng person mo, gusto niyo maintindihan mo siya. Tapos nauuwi sa parang pakiramdam niyo hindi niyo suportado ang isa't isa, na feeling niyo mag-isa lang kayo sa relationship na to. And with the Queen of Swords energy here, pwedeng pareho na rin sumasagi sa isip nyo na ano kaya tapusin na tong relasyon na to. Ganon. Ano kaya mag-move on na lang? Ganon. Forbidden love. Oh, ayan na naman si forbidden. Forbidden love. May nakakaramdam ako dito ng parang selos. Oo, kasi 'di ba kung busy yung partner mo, tapos busy ka rin. Parang naghahanap kayo ng ano ng resibo. Na san ka anong ginawa mo, ganon. San mo in-spend yung oras mo, panahon mo. 'Di ba? Parang you might be questioning, parang pareho niyo kayo question. Na ito ba baka may third party, may iba pang involved. Alam mo 'yon, na parang 'yun yung doon na magsa-start ng talagang magiging toxic yung relationship the moment na paghinalaan nyo na yung isa't isa. Ano yung intention ng person? Three of Wands. Alam mo, yung person mo ngayon, gusto niya talaga na maging very successful sa buhay niya. Marami siyang gustong i-pursue. Ngayon, kung sa tingin niya ay hindi mo siya sinusuportahan, I feel like ngayon, nag-iisip siya, parang kino-question niya kung mahal mo ba talaga siya. Ayan, no? Close off, guarded. Time running out. Oh, nako. Naghahanap siya kasi ng partner na pareho ng kanyang pangarap. Yung parang pare
you are in alignment of your goals, your dreams. And kung hindi kayo pareho ng ganon, ng pangarap, or hindi nyo sinusuportahan yung bawat isa, or yung hindi nyo naiintindihan yung vision ng bawat isa, I see this relationship na unti-unti na, ano, na humihina, ganon. What you don't know, ano yung hindi mo alam? Wow, naku. Hi! Five of Swords. Five of Swords is betrayal. So, posible rin na itong person mo, since nararamdaman niya na parang hindi niya nakukuha yung suporta mo, pwedeng meron na rin tong mga nakakausap or mga potential na romantic partners na pwede niyong paglaanan ng oras at panahon niya. Kaya nga may third party situation rin dito kanina na lumabas. May forbidden love. Okay? So, ito yung parang ano eh. Alam niyo yung ano, yung kanta ni Olivia Rodrigo, yung you betrayed me, now I'll never feel sorry. Nakalimutan ko yung title, oh my god. Ayun, traitor. Oo, traitor. Kasi, ibig sabihin nito, nasa relationship pa sila, pero meron na siyang nakakausap, although wala naman silang relasyon ng taong nakakausap niya. Pero alam mo, nagbi-build na sila ng connection. Tapos nung nag-separate sila, after 2 weeks, nagkaroon na siya ng relasyon dun sa taong nakakausap niya. So parang, yes, you didn't cheat. Hindi siya nag-cheat, pero traitor pa rin. Ganun. So that's what I'm seeing for your person. Ano yung action niya? Meron ba siyang gagawin na action for your relationship? Ten of Cups. Five of Pentacles, the Empress. Okay. Alam niyo ang conflicting ng energy ng person niyo, no? Five of Pentacles kasi is ghosting. Someone na, naku. Okay, biglang nakuha ko ng message. Kung kayo ay feminine or babae kayo, no? Tapos yung person niyo yung lalaki. At kayo ay sexually active, medyo maging maingat kasi posible na itong person mo, the moment na mabuntis, no, mabuntis ka, pwedeng ayaw niya ng responsibilidad na ganun. Lalo na kung marami na siyang responsibilidad. Okay? So, take care of yourself. Be careful. So, that's what I'm seeing, na parang baka kasi meron ditong mabuong family and in the end iwanan, no? So, ano yung action mo? Ace of Wands. Okay. I feel like ano, susubukan mong intindihin. Susubukan mo magstay sa relationship na to until such time na ma-realize mo na it's time to let go and start something new. Start a new life. Okay? So, kung nararamdaman mo na yan sa person mo, then maybe kailangan mo na rin planuhin yung mga next steps mo. Kasi, di ba, kung nasa relationship ka nga pero hindi mo naman siya maramdaman, ano pang silbi ng relationship? Diba? Where is this relationship going? Saan to papunta? Ayun o, paghihintayin. Kasi I feel like your person, focus siya sa trabaho, sa career, sa business niya, ano man yung gusto niyang ma-achieve, para makikipaglaban ka sa oras at panahon niya. At ano yung parang paaasahin? So, nasa sa'yo yan, kung nararamdaman mo na parang pinapaasa ka na lang, puro dahilan na lang siya, then
you reassess the situation kung worth it pa ba na ipaglaban yung taong yun, yung relationship na yun. Okay? So, that is your reading for the collective. So, kung nagustuhan nyo to, comment kayo dyan and like, share, subscribe. Okay? So, thank you so much. Bye!